Pitong araw pa lang sa mundo ang sanggol na ito. Inihele ng inang nagsilang sa kanya sa ilalim ng tarima sa loob ng isang selda. Humigit kumulang 7 by 7 meters lamang ang sukat ng seldang ito. Pero sa maniwala kayo o hindi, pinagkakasya dito ang mahigit 70 babaeng preso. Pero alam niyo po, bukod sa mga presong ito, kadalasan ang masikip na mundo ng city jail ay nagiging tahanan at playground na rin ng ilang mga sanggol na isinilang sa loob ng bilangguan. Mga batang sa murang edad, animoy nakakulong na rin kasama ng kanilang presong ina. Mga anghel sa piitan na ang tanging kasalanan ay maisilang. Umiiyak ang langit nang magtungo ako sa Laguna Provincial Jail, lalong makulimlim sa loob ng selda. Good morning! Hi, Aida! Hanggang sa makita ko si Patrick at ang kanyang ngiting puno ng liwanag. Tumatawa ka agad, oh! Tumatawa! Nahaharap sa kasong droga ang nanay ni Patrick, buntis si Aida nang arestuhin siya. 7 pa lang sa mundo ang sanggol na ito at di pa nakakakita ng tunay na liwanag maliban sa yaong sumisilip sa rehas. Pag nakikita ninyo yung mga anak ninyo na lumalaki dito sa loob ng bilangguan, ano masakit? Naawa rin kami. Hindi dapat ito eh. Dahil hindi na wala naman po silang kasalanan. Nadadami sila sa hirap ng buhay namin dito. Mahirap din kahit, pero mababait ang mga gwardiya. Medyo may kahirapan din dito. Dahil, siyempre, wala ka sa pamilya mo. Tapos, masarap din ang kinakain. Hindi naman lagi. Dali ka, di ba? Ang bigat! Hindi lang si Patrick ang sanggol sa loob. Kasama niya si Danica, isang malusog na batang babae na di mo aakalaing lumalaki sa loob ng masikip na selda. Madalas kong isipin na kung sakaling makulong ako, hindi ko siguro kakayanin ang buhay sa loob. Paano pa kaya ang isang anghel tulad ni Danica? Ang ganda ni Danica! Pero sa murang edad ng bata, akala mo kakosa na rin siya. Katunayan, may alias na rin si Danica sa brigada. Ang madalas naglalaro si Danica? Minsan po sa visiting, minsan diyan, sa harap. At minsan dito? Minsan sa pasilyo. Anong mga laruan niya? Wala po. Yung ano lang, linalaro lang na ito, linalakad lang. Wala pa pong laruan. Hindi pa nga mo nakahawak ng laruan itong totoong laruan. Sa pulisiya ng Bureau of Jail Management and Penology, bawal manatili sa loob ng kulungan ng isang bata. Pero anong magagawa mo kung parehong ama at ina nasa loob ng piitan? Sa kasong estafa ang ama ni Danica. Binibigyan siya ng 1 oras kada araw para hagka ng kanyang anak sa kulungan. Wala siyang ibang pangarap para sa bata kundi ang maging malaya. Mas maganda talaga yung bata sa labas kasi mga hirap na rin po namin. Kuwapayat sa akin. Hirap na rin sa kona. Nagsususo lang kulas pagkain. Diyan sa mga kami. Diyan sa iplano ko sana kung medyo na yung pera. Ito lang sana muna kahit sila lang muna sa araw-araw. Nanay at saka yung bata. Kahit na muli lang muna ako. Sinubukan ng ipaampon si Danica para lang makalaya ito. Pero sadyang mahigpit ang yakap ng ina. Ang sabi po nila, no, dahil bawal nga raw pumasok ang bata rito. Oo. Eh, ang sabi ko po, Diyos nang bahalang manguna kung anong dapat. Eh, nung nakita ko na po yung baby, dahil pagkapanganak ko po, binigay ang baby sa akin. Sabi ko, akin ito. Sa ilalim ng mga tarima nakapwesto ang 2 sanggol ng city jail, ito ang pinakamalinis na parte ng kulungan. So itong ilaw na to, magdamag to, na naka-open, para hindi ano ng lamok, yung dapuan ng lamok. Para hindi dapuan ng lamok. At saka pag may hayop na pumapasok. Aida sa kanilang mga anak, mahigpit, animoy proteksyon sa marahas na rehas.
Walang araw na dumaan na di sila nagdasal at humingi ng tawad sa anak na minamahal. Pasensya na anak, nasama ka sa hindi dapat, hindi ka lang dapat ay kasama sa mga kasalanan namin. Tawag kay Danica, batang Sputnik naman ang bansag sa sanggol na si Patrick. Miyembro kasi ng kilabot na Sputnik gang ang kanyang ama at pinagtutulong-tulungan ng pangkat ang pantustos sa bata. Matapalang, alam mo nang matapang ang ama ni Patrick. Droga rin ang kanyang kaso. Pero nagulat ako nang bigla siyang magmakaawa sa harap ko. Isang sulat ang ibinigay niya sa akin. Ano pong nakalagay dito sa loob ng sulat na ito? Pwede po naman yung basahin eh. Ninong Tiyo Yoyo, humihingi ako sa iyo ng mahalaga mong payo. Nanganak na ang bago kong kinakasama dito sa loob ng bilangguan. Ang gusto niyang mangyari ay mawalay ang anak namin kapalit ng kalayaan niya. Ang sulat ay para sa isang mayamang kamag-anak. Isang sulat na nagtatakda sa kinabukasan ng kanilang anak. Ay, ang gusto ko po ay sa kanya po mo itong aking anak. Habang kami po hindi pa po naayos ito habang nandito. Dahil mahirap po naman na itong bata po nandito. Wala po naman itong pinalaman eh. Anak, pasensya na ka sa aking mga binabalak sa buhay. Alam ko po namang hindi ka mapapasama sa tiyuhing kong pagbibigyan eh. Bago kayo bumalik lang ko, ito na pa. Jerizal, bahay niya ito ah. Ito tulay yung bayan ah. Desidido na si Feliciano na ibigay ang anak. Pag nakumbinsi po niyo, ma'am, yan tao yan, ay napakalaking tulong ang nagawa ninyo sa aming mag-asawa. Pero nang tingnan ko si Aida, wala itong ibig. Naramdaman ko ang pait. Nag-alangan ako sa sulat na hawak ko. So kailan niyo napag-usapan na ibibigay niyo yung bata? Hindi ko pa napag-usapan, pero sabi yan ang sabi niya ngayon eh. Wala na akong mga kumisya naman ang manito. Bye-bye. Ito po yung ano, ito po yung nawawala sa sarili. Walong buwan ako. O, siya, mauna na ako. Bye-bye. Sana si John Patrick, baby ko. Baby, bye-bye. Tulog siya. Umiiyak pa rin ang langit nang magpaalam ako sa mga bata. Parang gusto ko silang kunin at ilabas sa mga rehas. Naisip ko ang sulat na ibinigay sa akin ng magulang ni Patrick. Ito na ang pagkakataon kong palayain ang sanggol. Pero pirmi kong naaalala si Aida. Paano naman ang karapatan niya bilang ina? Liban sa rehas na bakal, mistulang isang palengke lamang ang Manila City Jail. Mahigit 500 ang babaeng preso dito. Sa dagat ng mga babaeng may tato, isang bata ang aking nakita. Ito ang baby ninyo? Anak ng City Jail si Pachuchay. Kabrigada niya ang mahigit 70 babaeng preso ng Selda 2. Dito, pinagsasaluhan ng lahat. Pinagpapasapasahan ng yosi, pinagpapasapasahan ng kutsara, pati ang bata. Tahimik at mahiyain ang nanay ni Pachuchay. Magdadalawang taon na siya dito pero di pa rin siya masanay-sanay. Robbery lang ang kaso ni Hilda. Petty crime kung tawagin. Maliit na krimen para pagdusahan ng ganito, pati ng kanyang anak. Mahirap ang mga anak dito sa loob? Ha? Bakit walang dalaw? Wala po mga kamdang. Hindi ka na dinadalaw? Hindi po nila kasi alam. Na ano? Nakakulong. Ano nandito ka? Ba't hindi mo sinabi? Natakot ka. Natakot ka? Oo. Mahirap ba magpalaki ng bata dito sa loob ng kulungan? Anong mahirap? Mahirap po. Wala na po. Walang ibang
hindi sa kanya. Tsaka wala po ang pagkakain ng gargas. Kung si Hilda umiiyak sa lungkot, si Pachuchay parang nasanay na sa buhay preso. Nakakatuwa ang kanilang kulitan. Sa loob ng Selda 2, maraming ina si Pachuchay. Pero sa kabilang banda, paano naman ang kulturang mamanahin ng bata kung ang inosenteng laro na close open ay nagiging... Sabi nila, walang mayaman, walang mahirap sa kulungan. Pero pag oras ng tulugan, kung may pera ka, pwede kang bumili ng tarima. Kung wala, sasahig ka. Dito, ang banyo, bodega, kusina at higaan ay iisa. Kaya naman hindi lang yosi at kutsarang pinagsasaluhan sa masikip na mundo ng city jail, kundi pati sakit. May pigsa na rin si Pachuchay. Pigsa yan eh. Okay. Hindi kaiba ang sitwasyon ng Manila City Jail sa ibang piitan sa bansa. Wow! Sa liit kasi ng budget para sa ating mga kulungan, ang seldang para dapat sa 20 ay binabahaya ng 70. Sa Mandaluyong City Jail, halos umabot na hanggang kisame ang tarima ng mga babae. Marami ring Hilda at Pachuchay sa loob nito. Masarap yung salaya. Bakit mas masarap salaya? Kahit paano maraming ang parang nakakahinga ka dahil dito masigit. Parang hirap pa rin. Iba nga ang hangin sa loob, nakakasakal sa sikip. Inisip ko, paano pa kaya mga batang kamumulatan ito? Mas ligtas pa nga ba sila sa loob ng sinapupunan ng kanilang ina? So, malamang ko babae, lalaki? Ha? Lalaki siya. Ito yung scrotum. That's the penis. Ay, lalaki. We call that in English. Na buwang buntis si Mika. Gagawin niya ang lahat para lang maiwasang lumaki dito ang bata. Nung una ni atim ko lang ang ilaglog na lang, kaya nga, kasi inisip ko kawawa yung bata, pati siya madadami sa ganitong ano eh, sitwasyon eh. Kaya lang, siyempre, may takot din ako sa Diyos. Hindi ko na tinuloy. Naya ako na lang siyang lumaki. Hindi biro ang magbuntis sa loob ng bilangguan. Bihira ang prenatal check-up sa kanila. Walang vitamins, walang lugar na maluwag para tulugan, pati hangin sa loob, parang sasakalin ka. Kung hindi aabot sa ospital, sa maliit na klinik na ito ng bilangguan na lang. Oh my God! Ang iba pa nga, dito sa mesa nanganganak. Alauna na ng tanghali nang dumating ang rancho. Yan ang sinibak! Rancho ang tawag ng mga preso sa rasyong pagkain. Kung di nila sinabi, di ko iisiping pinakbet ang nakita ko sa balde. 10 pesos per meal lamang ang budget kada preso, kaya hindi na ako nagtaka na mahirap lunukin ang kanilang pagkain, mapait at mabato. Pero tulad ng ibang preso, sanay na si Pachuchay. Pagkulang ang pagkaing ipinila ng nanay, marunong nang dumiskarte ang bata. Ay, iba na yung nanay, hihingi na si Bibi. Bibi, dito ka naman! Pagkatapos kumain, binigyan ko ng manika si Pachuchay. Pero tila iba na nga ang mundo ng bata. In the jail, eh, siyempre, limitado ang kanyang galaw. Mm-hmm. Tapos yung kanyang mga kasama are also the inmates. Magkakaroon ng... May psychological effect sa bata. Magkakaroon, madidevelop either yung mga negative behavior niya, may mga tantrum siya. Kaya naman sa pulisiya ng DSWD, pinapayagan lamang hanggang isang taon sa loob ng kulungan ang bata.
As soon as maging 1-year-old siya, dapat tanggalin na, ganun ba yun? Kasi dapat ang growing environment ng bata must be normal. But considering also the congested situation of the jail at this point, so talagang kami naman, we are after the of the child, welfare of the child. Oo. So talagang pinupull out yun. Kung walang kamag-anak na kukupkup sa bata, kinukuha sila ng DSWD para ilagay sa kanilang mga center o di kaya ipaampon. Katatapos lamang ng first birthday ni Pachuchay at ilang beses na silang binibisita ng DSWD. Anong mas gusto mo? Dito siya sa tabi mo o doon siya sa DSWD? Anong mas gusto mo? Dito naman po siya. Sa iyo? Dahil? We have the right, ang government, to pull out the child, especially if it is to the detriment of the welfare of the child. Kahit na ayaw nanay. Kahit ayaw nung nanay. Hindi lang si Hilda ang nahaharap sa mahirap na desisyong ito kada taon. Sa Manila City Jail lamang, 14 na ang buntis at 2 ang lumalaking bata. Sa Metro Manila pa lamang, mahigit 50 bata taon-taon ang ipinapanganak sa loob ng bilangguan. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mahigit 100 selda sa probinsya. Ang Caritas Manila ang isa sa mga organisasyong tumutugon sa mga batang lumalaki sa kulungan. Marami na silang batang nailagay sa mga institusyon o di kaya naipaampon. Well, alam mo, Kara, kung talagang tutuusin, mas maganda talaga huwag maghiwalay. Talagang kung meron nga lang tayong facility na magsama sila dun sa loob ng bilangguan, mas maganda magsama na lang talaga sila. But the reality nowadays in our prisons, no, yun ang nga lang pangangailangan ng nanay, hindi matugunan eh. Pagdating sa subsistence ng mga inmates, hindi na magkasya, magdadagdag ka pa ng bata na nasa sa loob, no? Pero katwiran ng mga ina sa piitan, maaalagaan ba ng institusyon ang kanilang anak tulad ng pag-aalaga ng isang ina? Eh, pero hindi ka ba naaawa sa kanya na matindira siya dito? Naaawa ako, siyempre. Hindi mo maiwasan masakit sa ina yung mawala yung sa'yo yung anak mo eh. Hindi ma? Siyempre, hindi ko rin maiwasan isipin kung okay na ba siya ron. Dito sa DSWB na yung maganda ba yung kalagayan niya doon, maalagaan ba siya ng mga ayon. Hindi maikakaila na delikadong lumaki sa isang kulungan ng isang bata. Mahirap salain ang kulturang masasagap niya dito. Sa puntong ito, ayon sa Caritas Manila, mas matimbang ang karapatan ng bata laban sa karapatan ng ina. Medyo kailangan mo talagang timbangin yan sa ganyang usapin. Ano, kung... At pag tinimbang mo, medyo mas kailangan may masakripisyong isang karapatan. No? You cannot win them all, ikaw nga. You cannot get them all. Pero paano naman ang karapatan ng bata na makilala at mayakap ang sariling ina? Binibisita ba ng bata yung nanay? Yung mga batang yun ba, nakikilala nila while they're growing up kung sino ang nanay nila? As a policy, minsan hindi namin muna sinasabi yun. Siyempre, bata maliit pa naman yun. Wala pa naman siyang malay doon. Ano? Nanay kami. Kahit naman sinong nanay, di ba? Maati mo bang malayo sa iyo, anak mo? Marcos, marahil ang may pinakamaraming babae sa piitan. Aabot sa 6,000 human rights violations at unwarrantless arrest ang naganap simula martial law. Lahat ng aktivista, kay babae o lalaki, hinuli. Alam ko ito dahil madalas itong ikwento sa akin ng nanay ko sa tuwing magtatanong ako kung bakit Cara Patria o Bayang Minamahal sa Espanyol ang aking pangalan. Muntik na rin kasing arestuhin nung martial law ang nanay ko. Pinakawalan lamang siya ng militar nang malamang kabuuan na niya sa akin. Pero may ibang mag-inang hindi simpalad. Apat na buwang buntis si Judy Tagliwalo nang arestuhin siya ng militar sa hinalang miyembro siya ng NPA. Did they torture you?
Ang torture, psychological. So anytime pwede kanilang gisingin, di ba? Kung nasa kwarto ka, dadalhin ka sa interrogation room. Yung bata, syempre kaya nga that's why you have to take care of yourself na hindi ka mag-collapse or anything. Kasi whatever happens to you, mangyayari din sa kanya. So siguro ganoon yung aking defense. I have to be strong not only for me, kundi para din sa kanya. Sa loob ng piitan ng anak si Judy, gwardya ang isa sa mga unang salitang natutunan ng kanyang anak na si June. What is the first word niya, gwardya? Oo, oh, kasi visible. Nasa itaas mo, gwardya, naglalakad all over, gwardya. So, hindi ba, parang kung anak ka ng teacher, hindi ano, school, huna mo rin siguro. Saan mama? Nasa school. Oh. Pinanganak ka in this. Oo, oh, gwardya. Gwardya nga. Dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon, nanawagan noon ang ilang mga aktivista na palayain ang mag-ina. Nag-hunger strike ang ilang political detainees, pero matigas ang militar. Ang sabi nila, anytime naman pwedeng lumabas yung bata, eh, ikaw lang naman ang gusto namin. No, hindi naman siya. Gusto na lumaya kami pareho. Kasi kung ilabas naman siya, sinong mag-alaga sa kanya, nanay kong tanda na. Makapatid ko na sa States, di ba? So saan siya pupunta? Ayoko naman ibigayan sa institusyon, no? Kinaya ng mag-ina ang hirap sa kulungan. Mapalad sila dahil maraming sumuporta. Galing ako sa panganganak, hindi pa ako makapaglaba kasi weak pa ako. So nagtitake turns yan at toka-toka yan, including male detainees. May community ka doon na you're in the same street, no? Tapos, so tulungan na overcome yung restrictions ng tsaka talagang yung oppressive situation ng prison na napaka-limited ng movement mo. Sa maliit nilang paraan, kahit papano, ginawang tahanan ng piitan. Dito na bininyagan, nag-birthday at Pasko ang bata. We try our best to make it as festive as possible para sa mga bata. So, may Christmas tree kami kasi sa labas ng krami may agoho yan eh. Humingi kami ng brunch, gagawin namin Christmas tree, pinapadecorate sa kanila. Pero kahit sa panahon ng demokrasya, marami pa rin Judy Tagiwalo sa ating mga piitan. Sa ngayon, may 197 pa rin political detainees. Isa sa kanila, tulad ng mag-inang si Judy at June. Dating NPA Amazona si Irene, 3 taon na siyang nakakulong dito sa Negros. Di niya alam ang kanyang sala dahil ni isang court hearing, wala. Morning po. Morning. Hi. Hello, Irene. Ako si Kara. Hello. Ito ba si, ano pangalan? Selda. Si? Criselda. Criselda, bagay na bagay siya. Criselda, pangalan pa lang ani mo'y itinakda na sa rehas. Dito ipinanganak si Criselda. 2 taong gulang na siya. Minsan nga nakukuha pang magbiro ni Irene. Sa bagal daw ng hustisya sa Pilipinas, baka abutan dito ng debu si Criselda. Minsan ba, Irene, pinagsisisihan mo na lang MPE ka? Kaya napunta dito si Selda? Minsan, dumating sa isip ko. Kasi sabi ko, hindi ako pumasok, hindi nila ako pagsuspitsahan. Kung hindi ako nakakulong. Crayon! Ano ba ito? Crayon! Sabi niya salamat! Nagdala ako ng crayons para sa bata. Mga diretsong linya ang ginuhit niya. Mga rehas din kaya ang nasa isip ni Criselda. Bundok at puno naman ang ginuhit ni Irene. Ito daw ang una niyang ipapakita kay Criselda pag nakalaya na sila. Ang Negros ang isa sa may pinakamagandang tanawin sa Pilipinas. Ilang beses na akong namangha sa Mount Canlaon sa mga sariwa nitong ilog at malawak na luntian. Sayang nga naman kung di ito makikita ni Criselda. Nasa Cebu lahat ng pamilya ni Irene at minsan di siya dinalaw nito. Ilang beses nang pilit na kinuha ng DSWD si Criselda pero hindi pumayag ang ina. Mahirap ang
mga pamilya ko, wala namang ano eh, ng kung dito na ko siya ibutang sa akong mga pamilya, bigado ka ayaw maglisod lang siya sa kaon niya. Basig, dili pa mati man, pwede rin na lang ako, mati man pa na ako. Bakit ayaw mo na kunin ng iba ng BSWD na anak mo? Kasi hindi ko na siya makikita. Tapos, kung doon siya, hindi naman ako makakasiguro kung mabuti ang taong mag-ano sa iya, mag-aaruga. Kung dito? Oo, nalagaan ko siya. Kahit nandito kami. Napaka-importante kasi yung first few years of life nung bata na yung ano attachment sa kanilang mag-ina ay talagang magiging matibay, no? Yung tinatawag na bonding. Sa madaling salita, talagang yun yung nakakatulong talaga sa pagde-develop ng bata. Salat din sa nutrisyon at laruan ng bata, pero kumpara sa sitwasyon ng mga city jail sa Maynila, maswerte pa si Criselda dahil kaunti lang sila sa selda. Maswerte rin siya dahil nagtutulungan ang mga preso at jail guard na kahit papano gawing tahanan ng piitan. Kahit na dito na siya sa kulungan, yung bata, anyway, wala siyang kasalanan eh. So kailangan i-rehabilitate siya. More or less, at least nga, dili siya mabad guys or bad influence sa kahit na dito. We are just trying our best na magiging mabuting bata yon. Pinapakita namin na nag-love me sa kanya. Kahit na hindi kami tatay, pero pinapakita namin sa bata na talagang palangga namin siya. Ninong ni Criselda ang ilan sa mga jail guard. Ang mga kasama naman ni Irene sa selda ang kinikilala niyang pamilya. Lola-lolahan ni Criselda ang isang matandang preso. Tita naman ang tawag niya sa isa pang kaselda at ate ang isang 13 anyos sa selda. Masikip na selda at mabagal na hustisya. Dalawang isyong ilang dekada ng problema. Dalawang isyong patuloy na nagpapahirap sa mga inosente tulad ni Criselda. Nananawagan ako kay President Gloria Arroyo kung sana matulungan ako ang anak ko. Tapos, nung makalabas na kami, ang gusto ko sana yung hearing namin sana mabilis-bilisan. Kasi sa isang taon, isa lang ang hearing namin tapos postpone pa. Sa ibang bansa tulad ng Amerika, ang bilangguan ay itinuturing na tahanan ng pagbabago. Higit sa parusa, rehabilitasyon. Maayos ang mga pasilidad. Hindi tulad dito na sa sobrang sikip, pakiramdam mo, pinarusahan ka ngang talaga. It's really a true conflict situation for the mother. Na parang, di ba, yung gustong-gusto mong makasama mo sana yung anak mo, pero... At alam mong kailangan. On second thought, ito ba ang gusto mo na environment para sa kanya, given our situation? Sana kung parang yung mga actually meron din tayo eh, yung Iwahig ba yung pangalan nung penal colony sa Palawan. Sana kung ganun ang conceptualization nila for the women prisoners, kasi nga sila talaga yung may burden na ganyan. Sila yung nanganganak, sila yung may anak na kailangan ng pag-aaruga. Sana yung ganun, ano. So parang open pa rin. Yung parang, in fact, it's a very healthy na atmosphere physically. Ganito rin ang prinsipyo ng warden sa Negros. Habang di pa napapatunayang nagkasala nga si Irene, wala daw dahilan para ipagkait sa kanya ang kanyang anak. At walang dahilan para pagkaitan si Criselda ng kanyang kabataan. Yung nanay ng bata, hindi pa konbiktado. Suspect siya. We suspect for murder. Now, sa nalalaman ko, she has the rights na mag-care sa iya bata. Kasi suspect lang siya. Criselda!
hinikayat ng warden ang mga preso na padalawin araw-araw ang kanilang mga anak para naman may kalaro si Criselda. At sa tulong naman ng Task Force Detainees of the Philippines, pinaghahandaan na ang pagpapaaral sa bata. 6, 7, 8, 9. Pinupuno ng musika, halakhak at laro ang bawat minuto para kahit papano makalimutan ang bakal na pinto. Sadyang mapagpalaya nga ang pagmamahal, pero hanggang kailan? Huwag kang mag-ala na makalabas din tayo dahil may awa na ng Diyos. Alam ko namang makakalabas kami, pero matagal pa, hindi pa ngayon. Pagdating ng hapon, tapos na ang oras ng dalaw. Aalis ang mga kalaro at naiiwan sa reha si Criselda. Sa napaka-inosenteng edad na 2 taon, nararamdaman kaya niyang siya man ay di malaya? Years kung tawagin ang unang 5 taon ng isang bata. Ano man ang masagap niyang kaalaman sa panahong ito, dadalhin hanggang pagtanda. Naniniwala ang mga psikologista na sa edad na ito, pinaka-importante ang yakap ng isang ina. Base sa mga pag-aaral, bumabagal daw ang development ng isang bata kapag lumalaki siya sa isang institusyon na salat sa kalinga. Siguro walang masama sa ganun kung ang institusyon na yun ay handa talaga na alagaan yung bata ng talagang one-on-one. Na, kasi yun ang kailangan ng bata sa period ng life niya na yan. One-on-one. Pinapakita ng mga ibang pag-aaral na yung mga bata na nai-institutionalize, generally delayed yung development ng bata. Yung tinatawag na marasmus, na hindi lang psychological yung naging consequence, pero physical din. Ng problemang ito. Oo, kailangan nila ng kalinga ng ina. Pero kung sa ganitong mundo naman sila aarugain, anong bukas nga naman ang kanilang aasahan? Hello, Danica! Si Langgam at si Tipaklo. Matapos kong makipamuhay sa mundo ng City Jail, matapos makita ang sitwasyon ni Pachuchay at marinig ang taghoy ni Criselda, naisip kong muli ang batang si Patrick at ang sulat na ipinagkatiwala sa akin. Yulohiyo Yoyong Liamoso daw ang pagbibigyan ko nito. Nang puntahan ko siya sa address na ibinigay, lumipat na pala siya ng bahay. Nagdalawang isip ako kung itutuloy ko pa ba ang paghahanap o ibabalik na lang ang sulat. Mas makakabuti nga ba sa batang ipaampun sa iba o manatili na lang sa kanlungan ng ina sa selda? Nag-aalangan man ang aking kalooban, tinuloy ko ang aking paghahanap. Natagpuan ko si Yoyong Liamoso sa Maynila. Nalaman ko kay Yoyong na ilang beses nang itinakwil ng pamilya ang ama ni Patrick dahil sa pagkalulung-umano nito sa droga. Si Yoyong na lang ang natitira niyang kakampi, pero maging siya, nagdadalawang isip na. Ayaw ko kasi yung lahi pa ni JR, hindi ko gusto. Although kamag-anak ko siya, pero yung ibang side niya, hindi ko gusto. Maraming sama ng loob na binigay yung pamilya nila sa pamilya namin. Ang dami kong chance na binigyan ng pagkakataon para makaalis sa droga. Kinukuha kong karpintero sa lahat ng mga pinapagawa ko. Ang bibigyan hindi nagbago na, talaga. Ibang tao nga po, tinutulungan niya Ako pang hindi niya tulungan. Nagbago ang ihip ng hangin nang makita ni Yoyong ang batang si Patrick. Yoyong, kung sakali pong nanunod kayo at inyo akong naririnig, ay baka po tulungan niyo akong
mapunta sa inyo itong aking anak. Baka sa kanyang mukha ang awa at kagustuhang tumulong, pero naputol ito nang makuha niya ang isang text message mula sa kanyang pamilya. Yung sabi ng ni Elvie at ni Larry at ni Mar, huwag ka na raw mag-abala. Kasi mismo si Flossie, ito po yung kapatid, yung si Philomena, ay tiyak na di makikialam. Kaya sila pa kaya di na ni Larry na ibigay ang number nila. Kaya hindi na nila binigay dahil ayaw nilang makialam. Alam niyang walang kasalanan ng bata, pero baka madamay lang daw siya sa magulong buhay kung aampunin niya ito. Tutulong ako kung ano pwede kung may tulong, pero yung para kunin yung bata, nakikirap eh dahil magkakaroon ng attachment din. Ngayon siguro kung mabibigay sa DSWD, ay tutulong na ako financially. Pero hindi niyo po makukuha yung bata. Sa ngayon, nalungkot ako nang marinig ko ito. 7 araw pa lang sa mundo ang bata, pero minana na niya ang kapalaran ng ama't ina. Ani mo'y isang anghel ang hinatulan nang wala namang kasalanan. Nakakalungkot pagmasdan ng mga anghel sa piitan. Gusto kong magalit, gusto kong maawa, gusto ko silang isalba. Pero sa tuwing maaalala ko ang yakap ng kanilang mga ina, sa ilang sandali, animoy nawawala ang rehas na bakal at naiiwan lamang ang mapagpalayang pagmamahal. Pero gaano nga ba katagal ang sandaling ito? Ito ang kwento ng dalawang ina. Isang inang isasakripisyo ang kalayaan para mayakap ang anak at isang inang isasakripisyo ang yakap para makalabas ito sa rehas. Ipinanganak man sa selda o sa laya, parehong karapatan ng bata ang mayakap ng ina at maging malaya. Ano nga ba ang kasalanan nila para pagkaitan sila ng isa? Kung ang kriminal binibigyan pa ng karapatan, lalo pang ang dapat ang anghel na walang kasalanan. Tahanan ng pagbabago kung tawagin ngayon ang ating mga piitan. Kakatuwang isipin ano dahil tahanan pa nga bang matatawag ang seldang ganito. Matagal nang ipinaglalaban na sana taasan naman ang budget ng ating mga kulungan para maipaayos naman ang mga ito. Pero may ibang nagsasabi dyan na kriminal naman yan, tama lang sa kanila yan. Pero alam niyo po, bukod sa mga preso, tandaan natin na may mga batang isinisilang dito taon-taon. Mga batang naghahangad di lamang ng kalayaan pero higit pa yakap ng kanilang mga magulang. Para man lang sa kanila, sana maging totoong tahanan ng pagbabago ang mga rehas na ito. Ako po si Cara David at ito